Hi guys! Mga ka-happy growers, welcome sa ating second vlog of the month. Pero bago tayo mag-start ng ating topic for today, I just want to say thank you so much sa mga nag-support sa aming YouTube channel at sa mga nag-comment ng mga suggestions nila. Maraming salamat at asahan nyo na gagawin namin ang mga suggestions nyo as we go along. Dadahan-dahanin natin yan. Para hindi masyadong ma-overwhelm kayo sa informations na ibibigay namin sa inyo. Ngayong vlog natin is more on cloning tayo ng mga halaman. Yung paano ba inilalagay yung halaman sa loob ng bote, papunta sa panibagong bote. At bakit nga ba natin siya inililipat sa mga designated bottles natin. Tsaka, bakit ba clone yung tawag? Eh parang masyadong scientific yung approach niya. Ano ba yung dapat na other term for that? No? Pero still, since it's plant tissue culture, at dahil highly nutrient medium yung ginagamit ng halaman sa loob ng bote para mabuhay siya, eh, ang ginagawa na lang ng halaman is dumami na lang siya. Kumbaga, binibigay na natin sa kanya yung nutrients or yung lahat ng kailangan niya para mabuhay siya sa loob ng bote. Kaya, ganun na lang ang response niya. Manganak siya ng manganak kahit sabihin, baby pa lang nanganak. Anyway, sa halaman lang naman yun. Kailangan na kailangan or number one rule talaga is maghuhugas tayo ng kamay. Kailangan nating sabunin hanggang braso, hanggat maaari, or hanggang siko. Kasi yun yung papasok sa loob ng transfer case natin eh. Or ng transfer box natin eh. No? Kaya at least hanggat maaari, malinis siya. Lalong-lalo na yung mga mababalahibo katulad ko. Kailangan lagi malinis siya. Okay. After natin maghugas ng kamay, you can say happy birthday. Hanggat maaari, masabunan lang siya ng mabulang sabon. May mga sabon kasing hindi mabula. And then, after that, pwede na tayo mag-alcohol din. 70% rubbing alcohol will do. Huwag naman yung 40% kasi yung 40% is pang masahe lang siya. And huwag naman yung 95% ethyl alcohol or 99% isopropyl alcohol. Why? Kasi masyado namang mag-dry up yung balat mo. 70% will do. Yung mga ituturo namin sa inyo, it's more on pwede pala yun. And then, hindi naman necessary na kailangan lagi kang naka-face mask every time na gumagawa ka. Ako lang, nag-face mask ako kasi, well, feeling ko lang. Kasi parang feeling ko, tatalsik yung laway ko. Sayang naman, baka tumalsik yung laway ko dun sa ginagawa kong kupag-uklo ng halaman. No? E di contaminated na yun. So, guys, I hope you will enjoy this video. I-discuss natin kung paano naman mag-clone ng halaman gamit ang ating acrylic transfer box na pinagawa lang natin sa labas, tsaka yung mga alternative chemicals and materials na kakailanganin natin para makapag transfer tayo ng mga halaman sa mga designated bottles. So yun yung tinatawag naming cloning kasi. So parang kumbaga dito sa isang halaman, kaya natin tong maitanim or maiklone pa ng mas madami. So itong ita-transfer nating halaman sa panibagong mga bote is we call it Dionea muscipula or kilala siya sa pangalang Venus flytrap. So una, kakailanganin muna nating linisin ang ating box using 95% ethyl alcohol at ang bulak. So kanina nalinis na namin yan. Lahat ng sulok kailangan linisin nyo hanggat maaari bago nyo buksan yung apoy. Pero make sure lang na bago nyo buksan yung apoy, tuyo na yung alcohol nyo or yung pinagpunasan nyo ng bulak na may alcohol para hindi naman siya mag-ignite ng apoy or mabigla or masunog. Delikado naman yun. Kaya meron din tayo dito, as you can see, fire extinguisher siya. Mabibili nyo lang din naman to sa online shop para just in case na magkaroon ng ignition. At least isang spray lang. Wala na kagad apoy. Just in case lang naman for your safety since nandito tayo sa loob ng kwarto or sa condominium. Now, syempre, pangalawa, kakailanganin natin ng mga artificial medium. Ang tawag namin dito is culture medium or artificial medium or artificial, hindi siya soil, no? Pero dito kasi natin itinatanim yung halaman sa loob ng bote. This one is sterile or dumaan ng malinis na
na sterilization process sa autoclave or pressure cooker or even intermittent heating. Yun naman ay didiscuss natin sa mga susunod na vlog natin. Ano? So, kakailanganin natin ng specific medium for transferring. May mga nagko-question kasi sa atin. Dapat, bakit ba maraming medium or culture medium? Bakit iba't ibang klase, iba't ibang pangalan? Yun naman ay dumidepende sa pagsusuri ng mga scientists na or sa mga researchers natin. Meron tayong specific medium para dito sa ating Venus flytrap. So we call this modified Knudsen C medium. Minodify ito ng aming mentor na Mr. na si Mr. Raymond Doong, na mentor na rin namin hanggang ngayon, nagsuserve pa siya as trainer namin. So thank you, sir. Shout out sa inyo. And then next, meron tayong sterile petri dish na hiniram natin sa isang laboratory sa Pasig na nagkukulture din ng laboratory. So kakailanganin natin ng sterile petri dish dahil since sterile ang mga halaman natin, kailangan sterile din lahat ng mga ginagamit natin. Okay? So now, makikita nyo kung contaminated ang halaman sa loob ng bote kapag meron niyang fungi, fungus, or bacteria. Visible naman siya. Kaya kung infected na siya ng mga mikrobyo or foreign microorganisms, makikita nyo hindi na siya healthy. So ito masasabi natin na healthy siya. And at the same time, dumadami pa siya. So nakikita nyo may mga maliliit na rin siyang traps. Okay, so simula kanina, naiisang piraso lang yung ating Venus flytrap. Ngayon, nahimay natin siya ng marami. So guys, bale, sa next vlog natin, ituturo naman namin sa inyo kung ano ba yung protectant na ginagamit namin para kahit yung halaman mo or yung bote mo, mailagay mo kahit saang culture area or kahit saang lugar, basta naiilawan siya naturally or artificially. At the same time, hindi ka mag-worry kung possible bang may pasukan siya sa loob ng bote. So i-discuss natin sa susunod. Ano ba itong kulay blue na nakapalupot dyan sa ating bote? Sa in-between ng takip at ng bote natin. So ito ang nagsisilbing protectant natin na kahit ilagay lang natin somewhere, wala tayong aalalahaning makokontaminate tayo. So ganun ka-powerful ang protectant natin na hindi naman to delikado sa katawan ng tao unless kakainin mo siya. Pero hindi naman talaga siyang kainin. Ano? But still, make sure lang na may idea kayo sa mga chemicals na ginagamit ninyo, especially kapag newbies tayo. Kaya kailangan i-guide pa rin namin kayo kung ano man yung mga possible na hindi masyadong naririnig na chemicals sa industry ng halaman. At least alam nyo kung ano ba yung pinaka-toxic, yung corrosive. Di-discuss namin yan as time goes by sa mga susunod na vlogs namin. So guys, yun lang muna. I hope you enjoy our vlog for today. Marami kayo natutunan kahit na simple lang yung setup ng laboratory namin dito sa condominium namin. And then please like our video, subscribe, and then if you have any concerns, please comment below any suggestions or opinions or susunod na vlogs na gagawin namin. Sana
sabayan nyo akong makita yung journey ng pagpaparami ng halaman sa loob ng bote, or we call it the micropropagation. Have a nice day! Happy growing!